You have a new house in India. Yes. It's done already? Finished? Almost done. I think the whole finishing will be done in 3 to 4 months. It's raining actually. Hello mga ka-arte. So for today's video, I'm going to share you. Actually, in-edit ko na yon yung vlog na yon na nagpunta si Adi dun sa tito ko. Kaya lang sabi ko, hindi nyo naman maiintindihan kung bakit pumunta yun si Adi doon sa tito ko. And bakit sa lahat ng ng tito-tita ko, yun yung pinupuntahan namin palagi. So, explain ko muna sa inyo. Introduction. Kasi baka mali po kayo eh. Kasi, ito yung tito ko na palagi kong minimension sa mga vlog namin. Na, diba, nung na-issue ako na, bakit hindi ka nag-aayos pag nasa bahay ka? Hindi ka nag-makeup pag nasa bahay ka? Siya yung tito ko na nagsabi sa akin na pag nasa bahay lang kayo, huwag kayong mag-makeup, ganun, para nakakahinga yung mukha nyo, naalala nyo ba yun? Tapos, siya rin yung tito ko na nagsabi sa akin na dapat lagi kang nagbibigay. Diba, nag-example pa ako nun, sabi ko sa inyo yung example yung sa apple. Diba, may hawak kang apple, tapos binigay mo sa ibang tao. Magkaka-space yung kamay mo for another blessing. Siya yung tito ko na tinutukoy. Siya yun. Siya yun, lagi siya. Kasi, guys, yung tito ko na yun, siya yung nagpaaral sa amin magkapatid. Lalo na sa akin, guys. Tapos, yung bahay na pinuntahan ni Aditya, dun kami tumira nung kapatid ko ng babae. Nung namatay yung nanay ko. Gets nyo? Ilang taon din kami tumira dun, guys. So, yung tito ko na to, siya yung parang siya. Pangalawang tatay na rin namin siya, guys. Siya rin yung may dental clinic dito. Sa mga gustong mga taga Mikawayan or taga Bulacan na gustong magpaayos ng ngipin, naghanap kayo ng dentista na magaling, yung tito ko, proven and tested na yun. Na siya, parang malapit na ata siya mag-retire, tok. Kasi matanda na yun, guys, senior na siya, so magaling na dentista yon. So, ewan ko, baka kilala nyo rin. Dito sa may, pagpasok nyo ng stoplight ng Mikawayan, makikita nyo Ignacio Dental Clinic. Yon, siya yon. Punta kayo doon. Doon kayo magpa-ayos ng ngipin. Siya din nag-ayos ng ngipin ko. Pero, strana naman yung ngipin ko dahil hindi ko na alaga yung ngipin ko noon, guys. Kaya lang, nag-Hong Kong ako. Gala kasi ako, guys, eh. So, nag-India ako. So, hindi masyado naalagaan yung ngipin ko na. Pero pagkabata, siya na nag-ayos ng ngipin ko. So, yun. Na-segue ko lang. So, yun nga. Doon kami tumira ng kapatid ko na babae. Dalawa kami. So, super kami sa kanya. Sa lahat ng tito, tita namin. Parang siya yung pinaka-close namin. Ayun. So, tinuring niya kaming anak. Kasi, wala siyang anak, guys. Puro pamangkin pinag-aaral niya, or maraming pinag-aaral yung tito ko na yun, guys. Mga yun, kahit hindi ka mag-anak, alam ko, pinag-aaral niya rin. So, kaya siya, blessed siya sa buhay. Yun, so, hanggang yun, ang kasama niya sa bahay, mga kasambahay, driver niya, ganun, cook. Yun ang kasama niya sa bahay. So, nung tumira kami, medyo alam niyo yun? Siguro nga, doon ko natutunan yung yung konting kasosyalan, gano'n. Yung arte ko, siguro doon ko natutunan. Hindi, kasi yung tito ko na yun, guys, nandun kami tumira sa bahay niya. Talagang tinuturuan niya kami yung kung paano kumain sa lamesa, kung paano maglakad ng maayos, kung paano manamit. Ganon. Kasi hindi naman kami anak mayaman, diba? So, tumira kami sa kanya. So, siya lahat nagturo noon. So, kaya nga si Adi, guys, nung bago kami, nagtataka yan siya. Kasi ang kwento ko sa kanya, mahirap lang kami, diba? Tapos, anak ako ng tricycle. Ang ingay ng, namin, kalsada, anak ako ng tricycle driver. Tapos, pag kumakain kami sa 5-star restaurant, hindi naman ako naiilang. Parang natural lang sa akin. So, yun nga, sinasabi ko sa kanya, kasi nga yung tito ko na yun, nandun kami nakatira, pinapakain kami sa mga ganong restaurant. So, parang hindi ba ako ilang sa mga ganon. So, ayun. So, sa kanya ko natutunan yun, guys, sa tito. Ayun. So, naalis lang kami doon nung
umalis kami doon nung nagtatrabaho na ako. Doon kami umalis. Noon bumalik kami dito sa bahay namin sa tatay ko. Actually, nagkasamaan pa yun ng loob. Ano, siguro taon din kami hindi nagkausapan. Ganun. Pas is pas. Pero ano, nanonood siguro yun sila ng vlog ko. Pero ayun, misconception lang. Sasabi ko na misconception and misunderstanding lang yung walang utang na loob, gano'n. Kasi kami dalawa ng kapatid ko, super ano kami doon sa dito ko na yun. Alam namin yung tinulong niya, sobrang ano kami. Kaya lang guys, syempre, panahon na yun, bata pa ako noon eh. Kakagraduate ko lang eh, tapos nagtatrabaho ako. Tapos, nagtatrabaho ako noon. Tapos, ano guys, naghiwalay kami nung jowa ko ng 5 years, yun. So ano ako, parang pariwara ba yung utak ko? Tapos, yung tipo ko na yun kasi guys, mahigpit siya. Alam na kwento na naman ako. Mahigpit kasi yun guys. Stricto ba siya? Stricto, pero sobrang mabait. Siyempre, stricto siya para matuwid ka ng landas. So, very effective naman. So, yung mga natutunan ko, ganyan. Sa kanya ko yan natutunan. Tsaka sa tatay ko, sa sermon, ganyan. So, ano ako nun eh. Parang feeling ko, alam niyo naman guys, pag bata ka, diba? Bata ka pa, yung utak mo, kala mo, tama ka palagi. So, yun siguro yung nangyari noon. Yun. Kasi, feeling ko nun kasi, guys, kakaiwalay lang namin ng jowa ko nun. Tapos, parang naaburido ako. Siyempre, 5 years na jowa ko nun, diba? Tapos, ano, lagi ako pinapagalitan kasi daw, gabi na daw ako umuwi kasi daw, nagbo-boyfriend daw ako, nakikipag-date ako sa boyfriend ko. Hindi ako nakikipag-date namin kasi walay na kami. Nagtatrabaho kasi ako guys sa Maynila, sa may monumento. Eh walang laging masakyan ng jeep. Akala lagi nakikipag-date ako. So parang ano ako, naburyo ba ako? Ginawa ko sa tatay ko na ako umuwi. Dito ako lagi umuwi sa bahay namin. Hindi naman ako natutulog sa ibang bahay guys. Dito lang din ako umuwi sa tatay ko. Hindi ako umuwi doon pag gabi na kasi nga pinapagalitan ako. So yun guys, hanggang sa natuluyan na umuwi na kami. So ayun, akala ng iba, alam niyo naman yung iba, di ba? Sabi lang, wala kasing utang na loob. Ganun. Hindi guys, ha, walang utang na loob. Ano lang siguro, bata lang talaga. Kasi hanggang ngayon, super thankful ako dun sa tito. Diba? Kung hindi ako thankful, di ba? Sa mga kwento ko, lagi ko siyang kasama sa kwento ko, di ba? Tsaka, yung mga tinuro niya sa akin na sa positive ko, na nasi-share ko pa sa inyo. Diba? Hindi ako nagbibiro kasi makikita niya sa mga previous vlogs ko. So, ayun. So, makikita niyo doon, na sa video na pumunta si Adi, hindi ako kasama dahil sa morning guys, nag morning sickness ako, nagsusuka na naman ako sa umaga kanina, so hindi ako nakasama. Sabi ko, Adi, ikaw na pumunta kasi yung dito ko na yun nagtatampo na, kasi alam na umuwi na kami. Maririnig niya sa video, sasabihin niya na ano, narinig ko, umuwi na kayo tapos di niyo po ako pinupuntahan. Tapos nung bago kami umalis papuntang India, nagpaalam pa kami sa kanya, di ba? Tapos nung pagbalik namin, hindi na kami bumalik sa kanya, di ba? Parang pangit naman yun. Kaya sabi ko kaya, di pumunta ka na kasi baka isipin, di ba? Isipin na hindi na naman tayo nagpakita. Kasi di ba, para respeto, di ba? Kaya lang masama talaga yung pakiramdam ko. And ayoko lang mag-wait pa ng until Saturday, Sunday na hindi nagpupunta si at least si Adi, di ba, hindi nagpapakita. Ayoko naman ng ganun. So, panoorin niyo yung meet-up ni Aditya tsaka nung tito. Tsaka ano yan, si Aditya yung tatay ko, tapos yung kapatid ko, sila yung pumunta. Kasi nga hindi ako pwede. So, ayun guys, panoorin niyo na lang. Thank you.
Okay guys, we're already here at Elena's uncle's house. So let's meet him. Close my window so if someone is passing by, that's it. Hey, my mask. Daddy, are you ready? Yep. Let's go. Hi, nice to see you. Hello, Adi. Yes, bless, good. Adi, come on. Get inside. Okay. No. It's okay. Okay. Este gostante. The house is almost done. Oh, yeah. Get you. Come on. Happy. How are you? Coffee. You like coffee? Maybe later. I heard that you will be a father later. Oh. Take a seat. How are you now? I'm good. How are you? I'm also. I heard that you were here before. Why is it that Adi and Elena don't come here yet? Sabi ko, I miss them already. Oh my God. When they left the Philippines, they come to me. Now they come here. I can't see. But I heard that Elena is sick. She's pregnant at the moment. How many months now? It's 5 months already. Oh, you will be a father later. Yes. We knew the gender yesterday. A what? It's a boy. Oh my God, it's fine. Yeah. Basta normal, it's okay. Yes. Kedio. Why? It's rubbing. It's rubbing your wheels. It's rubbing on the fender. Not on the fender, but actually the ground clearance is very low. Sometimes it hits the, you know, the bumper. Palit ka, it just changes the spring or shocks. Kasi iba mataas. Tapos much better you buy the brand KYB. It's made in Thailand. Ha? Japan? The car is last time when we come, I think this part was being made. This one, right? What? I think this part was being made last time. Oh yes. Oh. Well, this one was already here. I remember it. This is the old ground level of the people before. Oh, that's a good spot. No, it's okay, Mainly mango. Yeah. That was a good spot. Sorry. No, it's okay. It's in your back. It's in your back. I think it's right. So my back is really strong now. The mango got broke. Lucky. Look, huh? The mango broke. You have a new house in India? Yes. It's done already? Finished? Almost done. I think the whole finishing will be done in 3 to 4 months. It's raining actually. Is it a big house? I'll tell you in a square, but it's not very big. But as big as this? Or more than? I think if you don't include that part, bigger than like this. Uh-oh. How many bedrooms? We will have 3 bedrooms downstairs, 3 bedrooms upstairs. It's a big house. Huh? 6 bedrooms, 4 bathroom, 2 kitchen, 2 guest rooms. So you expect all the way your money? Actually, me and brother. Oh, that's so good. We are a unit family, single family. So
Like everything I earn, I always give there. Brother earns, always puts the money in the house. That's fine. That's good. Take a seat first. Yes, yes. Okay, mo na daw. 1,000 pera ko din eh. Kasi may 100, diba? Connected. We can use water bottles, good book. And then this part, let's it's go. Clean. Hmm. We can do fishing here. Wow. Fishing. Fishing. How come they don't have baha? Hmm? They have baha there. But they have made it so high, no? So that... No, that baha will become. Dati wala. Di pa ba wala to dati? Adi. Sorry. Adi, dito yung... You tell her. Huh? You tell her. What? You tell her. Try to... Yeah, you tell na. Ano ba yun, Adi? What is... Mm-hmm. Kedi, kedi. Come. Dito yung room dati ni... Ah? Dito yung room namin nila ate. You know that... What kind of place is Chow chow.